Si Jesus ay nagtungo sa Jerusalem habang nagdiriwa ng pista ang mga Hudyo. Sa Jerusalem ay mayroong isang imbaka ng tubig na kung tawagin ay Pool of Bethesda. Naroon nakahiga ang mga may sakit katulad ng mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Kapag bumaba ang anghel ng Panginoon upang galawin ang tubig, ang sinuman maunang makarating sa tubig ay gagaling. May isang lalaki, 38 taong gulang na may karamdaman ay naroon. Nang makita ni Jesus ang lalaki na alam niyang ito ay nakahiga roon ng mahabang panahon na, tinanong niya ang lalaki, "Nais mo bang gumaling?" Sinabi ng lalaki kay Jesus na wala siyang makasama upang umalalay sa kanya sa paglusong sa tubig, kaya lagi siyang nauunahan ng iba papunta roon. Sinabi ni Jesus sa lalaki, "Tumayo ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Gumaling agad ang lalaki. Dinalan niya ang kanyang higaan at siya ay naglakad. Sinumbata ng mga Hudyo ang lalaking pinagaling ni Kristo dahil noon ay Sabat at bawal iyon ayon sa batas. Subalit sinabi ng lalaki sa kanila na inutusan siya ng lalaking nagpagaling sa kanya na dalhin ang kanyang higaan at siya ay lumakad. Tinanong nila ang lalaki kung sino ang nag-utos sa kanya nito. Subalit di niya nakilala ang lalaki nagpagaling sa kanya. Sapagkat umalis na si Jesus nang dumami na ang mga tao sa lugar na iyon. Pagkalipas ng mga ito, natagpuan ni Jesus ang lalaki sa templo. Ang sabi ni Kristo, "Tingnan mo, magaling ka na. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan upang wala nang masamang mangyari sa iyo." Ibinalita ng lalaki sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya naman lalong inusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat nagtrabaho siya sa araw ng Sabat. Sinagot sila ni Jesus, "Ang aking ama ay patuloy sa gawain at ako'y ganoon din." Inutos ni Jesus sa lalaki na huwag nang gumawa ng kasalanan upang wala nang masamang mangyari sa kanya. Tunay na dahil sa kasalanan, masama ang kinahahantungan ng tao dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan. Ang Espiritu ng Diyos ay humiwalay sa Espiritu ng tao. Ang tao na nagkasala ay hinatulan ng kamatayan. Walang tanong-tanong ang lalaki. Siya ay nagtiwala at sumunod kay Jesus. Tulad ng lalaking pinagaling ni Kristo, napakahalaga na pagtiwalaan natin ang mga sinasabi ng Panginoon. Mahalaga na ating pagtiwalaan na si Kristo ay ang Diyos Anak na nagkatawang lupa. Mahalaga na ating pagtiwalaan na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo nang sa ganoon ang taong nagsisisi sa mga kasalanan na kanyang nagawa ay makalakad mula sa kadiliman tungo sa liwanag.